guys, welcome na naman sa panibagong vlog natin. So ito na naman, nandito na naman tayo sa panibagong taon, panibagong vlog. And you will enjoy our vlog every time na tayo ay mag-upload. So sana po ay may matutunan tayo. So again, magpapakilala ako sa ating 5,000 subscribers. So palakpakan natin dyan. Yan, kasi dahil 5,000 subscriber na tayo, medyo madami-dami na. So keep on subscribing, keep on watching, keep on sharing, and keep on liking. Alright, so ito po, again, ang inyong Oragon, Kamento, Kabagal, AJ Wunan A, AGA. Magandang, magandang, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! So, panibagong vlog po tayo ngayong umaga ito. And panibagong kalaman para sa ating mga kabakal dyan na aspiring, mga hobbyists natin dyan na kabakal natin. So, this is yung topic natin ngayon ay basic lamang po. Ito po ay about sa welding helmet or welding mask. Yan. So, kadalasan ginagamit natin or sinasabi natin na ito ay isang welding mask or welding helmet. So, meron po tayo ditong dalawang klase ng welding helmet. Ito po yung flip top na welding helmet natin. At ito naman po yung auto darkening welding helmet natin. So, explain ko lang po na mabilisan kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ito. Yan. So, ito po yung automatic darkening welding helmet natin. So, ito po yung pinakaunang welding helmet natin. So, makikita po natin na magkaiba lang po silang design. So, aside from magkaiba yung design nila. Yan. So, ito pong isa ay walang tuner. Ano? Wala siyang tuner. So, barely na talaga pag tinapat mo siya sa, ano, sa liwanag, sa spark. So, kung ano lang ang nakaset sa manual niya, yun na po yun. Ano? Yan. So, wala siyang adjustment. Okay? So, ito pong isang ito ay merong ibang feature. So, yan. So, tinakilala natin to sa ibang vlog natin o sa mga naunang vlog natin. Yung pag-setup nito. So, meron tayong ito kung gaano ka-dark yung gusto mo. Yan. So, from 5 to 14. Yan. 5 to 14. So, ibig sabihin, ang pinaka-dark niya ay 14. Yan. So, pinaka, ano niya, light niya is 5 or 6. Yan. Tapos, meron siyang adjustment dito sa loob. Yan. Kita nyo. Yan. Meron siya, yung tinakil na natin to. Yan. Yung sensitivity niya. Then, yung delay. Ano po? Then, yung gaano ka dark yung setup mo nandito din. Ano? Okay. So, ito yung ano? Ito yung pangalawang auto darkening natin. Then, and now, so, ngayon, pag-uusapan po natin is yung basic. Yan, basic. Kasi, syempre, alam nyo naman, yung mga nagsisimula pa lang sa pag-welding. So, hindi naman yan agad-agad makakabili ng mga ganitong medyo may presyo na welding helmet. So, ito lang kasi mura lang to. So, nasa 350 to 500 lang ito. So, may pinakamura pa nga nito is yung 150 lang. Yan. So, yun, dun muna tayo kasi kadalasan dun ang, ano, ang simula natin. So, explain ko lang po sa inyo kung papaano ito sineset up or papaano ba ang tamang paglagay ng salamin at tamang pag set up ng welding helmet. Okay? So, syempre, sa welding helmet, so, meron kang makikita. Yan. So, iba-iba depende sa brand. So, hindi po ito sponsor. Yan. So, yan. So, mabibili po natin ito ng meron ng salamin. Yan, dalawang salamin. Black and clear. So, usually, hindi po yan yung pinakatamang adjustment o pinakatamang setup natin pag tayo po ay mag-welding. So, aside from doon sa mag-perform tayo, so, dapat alam natin kung ano ang hihinangin natin, gaano kakapal, or gaano kataas yung kuryente na ina-apply natin. Kasi may kasama po yun kung paano natin or gaano ka-dark yung salamin na ilalagay natin. Halimbawa, kung ang
ihinangin natin ay makapal. So usually, so ang setting natin dyan, mga makina ang gagamitin natin is malalaki. Halimbawa, 300 amp to 250 or 250 to 300 amp. So usually, pinakamakapal ang gagamitin natin kasi mataas na siya, di ba? So masyado na siyang mainit. So 12, 14, so go ganyan, shade number 14 or 12 ang gagamitin natin. So usually sa atin, sa mga tinuturo natin, sa mga estudyante natin, so hanggang doon lang muna tayo sa 11, 10, 12. So doon lang po nag-range tayo kasi ang mga hinihinang po natin ay 10mm pababa. Ano po, 10mm pababa. Right, so ngayon, bibigyan ko kayo kung papaano, bibigyan ko kayo ng kalaman kung papaano i-set up yung ating flip-top, yeah, welding helmet. Flip-top type welding helmet. Okay, so yan, makikita natin, ito yung flip-top natin. So may salamin dito. So ito ang kakalasin natin. Okay, so yan. So meron siyang lock, yan. So dito yan. Then, dito sa loob, papansin nyo, meron din siyang lock pa. Yan. So lock. So, paano ba gagawin ito? So, meron tayong tatlong salamin. So, ito yung lock. Ito yung lock. So, parehas yung lock nga. Yan. Then, dapat meron kang apat na salamin. Yan. Apat na salamin yan. So, apat. Tatlong clear, isang black. So, paano ba natin i-set up yung ating welding helmet para hindi tayo magkaroon ng pananakit ng mata at safe tayo sa ultraviolet radiation. Alright? So, yan. So, una, so dito, kikita nyo, itong sa loob na ito, so, ito po ang lalagyan natin ng clear. Lalagyan natin ng clear. Yan. Then, ito, yung lock. So, kaganyan lang natin. So, may slot siya dyan. May slot din dito. So, ilalagay lang natin dyan. Ganyan. Then, lock. So, hindi na siya mahuhulog. Diba? Hindi na siya mahuhulog. Yeah. So, may salamin na siya. Alright? Then, ito naman. So, wala pa siyang salamin. So, para safe tayo sa radiation, ang gagawin natin, pag sinarado natin yan, so, dapat, dito, ano, yung dito natin is dapat clear. Clear dapat, ano. Then, yan. So, yan. Clear. Clear yung mauuna. Yan. Then, sunod natin is, ang isusunod natin is yung ating dark. So, yung dark natin is number 10. Yan, yan. May numero naman po yan. Kung bibili kayo is magkakaroon o makikita nyo naman kung anong shade number siya. Okay? So, shade number 10 yung gamit natin. Okay? Yan. Lagay natin dyan. Then, another clear. Yan. So, another clear. Another clear glass. Yan. So, ilalagay natin yan dyan. Then, saka natin ilalak. Yan. Saka natin ilalak. Yan. So, yan. So, anong purpose natin? Kung bakit may clear, and may clear dito. Yan. So, explain ko sa inyo. So, ito na, mga kauragon, yung sinet up natin na flip type welding helmet. So, sabi nga natin, i-explain ko sa inyo kung bakit napakaraming clear ang ginamit natin. So, ito ay clear, ito ay clear, ito ay clear. So, yung itim na salamin is napapalamanan ng puting salamin. Okay? So, bakit ganon? So, ang purpose po niyan, kasi halimbawa, nag-perform tayo, naghihinang tayo, then gumagamit tayo ng grinder, tapos tumitilamsik yung mga spatter natin. So, usually po, ito po ay natatalsikan, dumidikit dito yung mga spatter at saka dito. Then, so, protection po yun doon sa salamin natin. Ano? Sa, syempre, sa dito, ito, sa protection para hindi pumasok dito sa atin, sa mukha natin. Then, ito naman ay protection para sa salamin na dark.
lens. Ano po? Kasi po yung dark eye medyo may kamahalan din. So compare mo naman dito sa clear lens na nag-range lamang siya sa market ng 5 pesos to 7 pesos, then compare mo doon sa dark lens na nag-range siya ng 20 to 30 pesos. So, kung kukumpute natin, kahit tatlo pa yung ginamit mo po, 15 pesos lamang siya, compare mo naman doon sa dark lens na 30 pesos. So, kailangan alagaan natin or ingatan natin yung dark lens. So, at saka, pagka marami ng spotter yung clear lens natin, tanggalin lang natin yung magkabilang clear lens or itong nandito, kung madumi na. So, papalitan lang natin ng clear lens ulit yung dark lens natin, kasi yun ang pinaka-importante, yung dark lens natin, kasi yun ang ginagamit natin pag naghihinang tayo. Yun ang nagpo-protection sa atin para hindi tayo magkaroon ng eyesore or hindi tayo magkaroon ng pananakit ng mata or hindi tayo matamaan ng ultraviolet rays. Ano po? So, para maging safe tayo. So, yun ang main reason kung bakit ganun ang setup ng ating welding helmet. So, ganun din sa sa automatic darkening glass or darkening helmet natin, automatic darkening helmet natin na merong clear din sa ibabaw. So, protection din po 'yon para kasi napakamahal no lens nating na yung nasa ilalim na 'yon. Then dito may clear lens pa. Yan. May clear lens pa yan. So, ganun din. Parehas na setup. Ano po? So, yun. Okay. So, sana ay may natutunan kayo. Hanggang dito na lang siguro ang ang video ito. So, sana ay may napulot na naman kayong bagong idea at kaalaman sa ating vlog na ito. So, maraming salamat po. So yan guys, so sana may natutunan naman tayong panibagong kaalaman ngayon at sa mga kabakal natin dyan, mga kaurago natin dyan. So maraming salamat po sa pag-subscribe at pananatiling pagsubaybay sa ating mga ginagawa. So yan, so again, this is your EJ1A, ang inyong kaurago na kasaludador, kabakal at kamentor, ang inyong lingkod, EJ1A, FGA, Gerard Day. Bye.